me again, Nolder, and welcome back to my channel. Kung ikaw ay bago sa channel ko, don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para update ka sa mga bago kong videos na i-upload. So, for today's video, I'm gonna be doing another tutorial. Medyo updated tayo ngayon. Nagawa ko ng statement sleeve tutorial, which is, ito yung tinatawag nilang column trade sleeve. Ituturo ko po dito yung process ng paggawa ng pattern sa pinakamadaling pamamaraan. Without any further ado, let's get started the video. So okay guys, yung mga materials na kailangan natin, of course, mga ruler, marker, gunting, tape measure, at saka pattern paper. Meron na akong naka-ready na sleeve. Ito yung basic sleeve natin. Meron po akong tutorial sa sleeve pattern. So ito po yung sleeve natin na normal sleeve, long sleeve, actually 3/4 siya. So ito po yung whole sleeve natin. Hatiin natin po sa gitna para mas madali. Hatiin natin sa gitna. Tapos ito yung gagamitin natin. Napansin nyo, may allowance akong nilagyan ko na ng allowance ng 1/2 inch dito, 1/4. Okay. Tapos kukuha ulit tayo ng panibagong pattern paper. Itong pattern paper na rin whole, hahatiin din natin sa gitna, tinupi ko sa gitna, hahatiin natin at saka ilalagay natin mamaya yung pattern natin. So mula dito sa half ng ating sleeve na ginawa, magmamarking tayo ng mula dito 3 inches, tapos 3 inches papaba, tapos 2 inches, 2 inches, tapos 2 inches ulit, 2 inches ulit, yan 3, 2, 2. Mula dito 3 inches, mula dito 2 inches, mula dito 2 inches, yan. Okay, mula dito sa starting point natin sa pinakataas is kukuha tayo ng 4, yan. Tapos yung mark nating 3 inches, iguguhit lang natin. Yan. Tapos, bababa ulit tayo ng 2 inches. Kasi 2 inches ito. 2 inches. Yan. Tapos, connect natin. Tapos, 2 inches ulit. 2 inches dito. Yan. Saka, i-connect mo ulit. Ayan. So, 2, saka gugupitin po natin dito sa gitna. Hanggang sa allowance. Yan. Gugupitin natin. Yan po. Tapos, kuha tayo ng panibagong pattern. Ilalagay natin ito. So, ito yung gitna niya, di ba? So, ilalapat natin dito. Tapos, make sure lang po, lagyan natin ng tape para hindi siya gagalaw. Tsaka, ispread natin ito. Depende po kung gaano gusto nyo ka luwag o kalaki. Yan po, ispread natin siya. Merong iba na talagang gusto malaking-malaki. So, lagyan natin ng tape para hindi siya gagalaw. Saka po natin i-mark ulit itong marking na po, kasama na pong allowance. Okay, kasama na po yung allowance natin sa marking. Ito yung part ng armhole. Tapos, pukulit ko na. Pero dito, lagyan natin ng shape sa taas. So,
pa natin na yung date. Katat. Ito na po yung bagong sleeve natin. Ito na po yung bagong sleeve natin. Ayan. Pattern. Ayan. Ito yung gilid niya. Ito yung armhole. Armhole. Ayan. Armhole ito. Yung part na to. Armhole ito. Tapos, ito yung tatahiin natin mamaya. Okay. So, tatabasin na natin. Maganda po dito sa cowl sleeve natin ay bagsak ang tela. Or pwede siyang chiffon or mga stretch na stretchable na fabric. Depende po sa design ng damit. So, ika-cut natin. Hindi na ako maglalagay ng allowance kasi may allowance na to. So, ayan na po. Yung sleeve natin. Tatahiin natin dito. Guys, kung kayo po ay beginner, maganda po yung portable na Singer. Madali po siyang gamitin, kaya nire-recommend ko po sa mga beginners na bumili lang ganito. Sobrang dali niyang gamitin. So ito na po yung sleeve natin. Ikakabit natin sa manikin para makita nyo po yung itsura niya. So ito na po yung itsura ng ating sleeve. Yan po. May drape siya. So pag tiningnan nyo dito sa gilid, meron po siyang butas. Nakikita po yung shoulder nyo. Pero kung ayaw nyo naman po makita, pwede nyo naman pong isara. Ipa-close nyo lang. Yan po ang gilid niya. Tapos, ito po yung itsura niya. Ayan po. Maganda ito pag bagsak. Maganda pag mga yung tela natin ay mga stretchable. Yung mga tela natin ay stretchable or di kaya chiffon. Magandang bagsak nito. Ayan. So, ito po yung ating statement sleeve. Cowl drape sleeve. Ayan po. So yun po guys, tapos na po yung paggawa natin ng pattern. Kung nasundan nyo po, sobrang dali lang po yung proseso ng paggawa ng pattern ng ating statement sleeve. Kung meron po kayong mga comment, mag-comment na po kayo sa comment section. Suggestion kung ano pang mga susunod na video na tutorial na gagawin ko, mag-comment na po kayo doon. At saka, ilalagay ko rin po sa description box yung lahat ng link ng mga tutorial ko para doon po makita nyo yung iba kong tutorial. Maraming salamat po sa lahat ng viewers ko na patuloy na nanonood at saka nag-aabang. So, magkita-kita po tayo hanggang sa muli. Bye!